Kim kaya na di may ibinunyag tungkol sa kanilang recent game with Creamline. Inamin kung paano nila natalo ang higher ranked team na Cool Smashers. At alay sa Valdez at Kalaymao, nagkita matapos ang kanilang 5-setter match. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Isang araw matapos ang umaatikabong bakbakan ng Creamline at F2 Logistics na nanatiling usap-usapan sa social media ang mga nangyari. May ilan pa kasing fans na hindi makamove on dahil sa heartbreaking loss ng Cool Smashers. Ang iba naman ay unti-unti na itong tinatanggap at naniniwalang makakabawi ang kupunan sa susunod nilang pag-aharap. Pero kung titingnan at hihimayin ang nangyari noong Martes, lamang naman ang Creamline pagdating sa spiking. Isa nga ito sa mga strengths ng team, kaya naman expected na ang pag-dominate nila dito. Pero ang talagang nagpabagsak sa team good vibes ay ang impressive na net defense ng cargo movers. Sinabayan pa yan ang mabibigat na serves. Nakapagtala nga ng 14 kill blocks ang F2 sa buong game, di hamak na mas mataas kumpara sa 5 ng Creamline. Anim nga dyan ay mula sa former DLSU spiker na si Kim D. Mayroon ding 14 service aces ang PSL champions at talagang pinahirapan nila ang reception ng kalaban. Matapos ang game, ibinunyag ni KKD kung paano nila natalo ang nooy undefeated na Cool Smashers. Ayon sa kanya, isa talaga umano sa task na ibinigay sa kanya ng coach ay ang bantayan ng maigi ang open spikers ng Creamline. Bukod umano sa pag-contribute sa scoring, dapat din daw na maging maayos ang net defense niya at ng kanyang mga kakampi. Aware sila sa lakas ng spikes ng kalaban, kaya naman ginawa nila ang lahat para kahit papaano ay malimitahan ito. Ngunit ang talagang gumulat sa mga fans ay ang sinabi ni KKD na ang kanyang familiarity umano with her opponents ang siyang naging susi para magkaroon siya ng maraming blocks. Nakalaro niya na umano ng ilang beses sina Eliza Valdez at Gemma Galanza noong college, kaya alam niya kung paano sila gumalaw at maglaro. Advantage ka rin maituturing para kay D na paulit-ulit niyang nakakaharap at nakikita ang mga spiking style ng ilang Cool Smashers. Pero inamin ni KKD na lahat naman ng players ay nagbabago. Maging sina Eliza at Gemma ay grabe din ang in-improve pagkatapos ng college days. Kaya naman pag-amin niya, pinag-aralan nila ng husto ang mga previous matches ng Creamline para malaman kung saan madalas inihahatid ang bola. Nakadagdag pa umano sa advantages ng F2 ang pagkakaroon ng mas mahabang preparation at pahinga kumpara sa Creamline. Naglaro ang Creamline noong Sabado habang ang last na laban ng Cargo Movers ay noong October 25 pa. Kaya naman talagang nakapagpahinga sila ng maayos at napag-aralan ang dalawa pang laro ng Cool Smashers. Dagdag pa ni KKD, ang kanyang performance sa nasabing game ay para tuparin ang goal nila na magkaroon ng at least 8 blocks sa laban. Naka 12 blocks umano ang Akari laban sa Creamline at naka 10 naman ang Cherry Tigo. Kaya naman kinailangan daw umano nila itong malampasan kung talagang gusto nilang manalo sa laban. Samantala, viral naman ngayon ang ilang larawan ng pagkikita ni Eliza Valdez at Kalaymao after the game. Sportsmanship nga ang namayani sa dalawa kahit paggrabe ang banggaan nila sa loob ng court. Makikita rin na nagyakapan ang dalawa, senyales ng pagiging nilang magkaibigan off the court. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.